China takot makipagdigma sa Pilipinas. At sa pagkakataon ito, yan ang bibigyan natin ng reaction. Bakit nga ba nasasabi ng ilan natin mga netizens at ilang mga international observers na ang bansang China ay takot makipagdigma sa Pilipinas? Ano nga ba ang hiwaga ng mga katagang ito? Ito ba ay may katotohanan kung sakasakaling lusubin ang Pilipinas ng China at pumasok na nga sa full-blown war? Number 1, napakalaki ang population ng China. Napapaulat na ang China ang may pinakamaraming sundalo sa buong Asia. Ngunit napapaulat din na hindi sila ang may pinakamalakas na sandatahan ng bansang Asia. Kung ganun, ano ang connectivity ng napakaraming populasyon ng China? Sa ngayon ay humigit kumulang umaabot na ang China ng 1.4 billion people. At ang malaking bahagi nito, 94% ng kanilang population ay nakaharap sa South China Sea. Kung nagkaroon na ng full-blown war sa pagitan ng China at Pilipinas, isipin na lang natin saan nila kukunin ang pagkain ng 1.4 billion people. Dahil kung nagkaroon ng full-blown war, ay mahihinto ang ekonomiya. Walang resources, walang pagkain na papasok sa China, kundi self-sufficient na lang ang bansang China. At kung ganun, saan nila kukunin ang kanilang pagkain sa araw-araw? Kung kaya tinatansya ng mga expert, kapag hindi natalo ng China ang Pilipinas sa loob ng 10 araw, magiging problema na ng China ang maraming kasundaluhan nila at maraming populasyon nila dahil magugutom sila dahil pinili nila ang digmaan. Tinatayan ng mga expert na sa loob ng 10 araw malakas ang China. Ngunit pagkatapos ng 10 araw at hindi pa babalik ang ekonomiya at walang resources na papasok sa bansang China, ito na ang dilubyo na mararanasan ng China. Ang kanilang puwersa at kasundaluhan ay babagsak dahil sa gutom. Kung kaya't ang pinagmamalaki ng China na napakarami ang kanilang populasyon sa kasundaluhan, ay hindi sa lahat ng pagkakataon ay magiging advantage ito ng China. Sa unang sabak ng digmaan, magiging advantage ang napakarami nilang populasyon. Ngunit habang tumatagal ang digmaan, magiging disadvantage ito sa hala ng kanilang kasundaluhan. Dala na nga na napakabilis maubos ang kanilang resources dahil sa dami ng kanilang populasyon na kakain nito. Walang panalo ang bansang China kung papasok ito sa digmaan sa Pilipinas. Unang-una sa lahat, hindi lang Pilipinas ang kanilang sasagupay. Nandiyan na rin ang bansang Amerika, South Korea, Australia, Japan at maging ang Taiwan. Naghihintay sila ng pagkakataon. Kung ang China ay papasok sa digmaan sa isang bansa, ito rin ang panahon na papasok ang mga bansang ito para kunin nila ang interes nila sa China. Ang pagpasok ng digmaan ng China sa Pilipinas ay isang napakalaking pagkakamali kung kaya takot na takot ang bansang China na makipagdigmas sa atin. Dahil alam ng China na wala silang mapapala, mas malaki ang dilobyo ng epekto ng pagpili nila ng digmaan laban sa atin kaysa yung makukuha nilang benepisyo. Number 2, sinasabi nila na napakarami ding armas ang China. Ngunit sinasabi rin ng international observation na ang napakaraming armas ng China ay mga piki. Mga propaganda lamang ito, hindi gumagana. Gumawa lamang ang China ng napakaraming armas para ipakita sa buong mundo upang takutin ang mga bansang matatakot dito. Ngunit nagkataon na ang bansang Pilipinas ay hindi natakot sa propaganda ng China. Alam ng ating bansa na ang napakaraming weapons, sandata na ipinapakita ng China ay hindi lahat yan ay gagana o hindi lahat yan ay talagang gumagana. Dahil kung gagawa nga naman ng napakaraming sandata ang China at napakaraming war equipments, magiging liability ito ng China. Gagastos sila ng araw-araw para lang maimente na ang napakarami nilang sandata at mga war equipments. Hindi nila pinagkakitaan ang kanilang mga armas.
kung kahit isa itong propaganda, gumawa lamang sila ng mga replika o gumawa lamang sila ng mga kugis armas. Ngunit ang katotohanan ay nasa standard form lamang ang bilang ng kanilang mga armas. Tama lang ang bilang ng kanilang mga armas at mga jet fighters at mga barko para mamintinan nila ito sa araw-araw. Alam nyo ba na dahil sa pagmimintinan nila ng napakarami nilang barko sa West Philippine Sea o sa South China Sea ay nagagalit ang mga mamamayang Chino dahil napapabayaan nila ang ilang mga sektor ng kanilang bansa. Nagugutong ang mga Chino dahil sa pagmimintira nila na napakarami nilang armas at mga sakyang pangdagat para sa digmaan. Walang magandang pasahuran sa China, maging ang kanilang mga kasundalukan ay dumadanas ng underrate na sahod at kadalasan delay pa ang mga sahod ng mga sundalong Chino. Dala nito dahil sa malakihang pagmimintina ng armas ng Chikwa. At kung ito ay magpapatuloy, napakalaki ang tsansa na malulugmok ang China at babalik na naman sa kahirapan dahil sa maling desisyon ng kanilang leader. Dahil ang diskarte ng China ay magpakita ng napakaraming armas para sindakin ang Pilipinas. Ngunit ayon sa intelligence report, ang mga armas na ito ay picky. Ang mga armas na ito ay hindi gumagana. Bilang lang ang kanilang mga armas na gumagana. Kung kaya't kung matatapatan iyan ng Pilipinas, na magkaroon din tayo ng mga armas, bumili ng mga armas, at ipakita rin sa China na mayroon din tayong armas, hindi magdadalawang isip ang Chekwa na papasok sa digmaan. Kung kaya't marami nagtatanong na hindi raw sapat ang ating mga armas para sagupain ang armas ng Chekwa. Ngunit ayon sa intelligence, sapat na sapat ang ating mga armas para sagupain ang bansang China. Lalo na't kung makukumpleto natin ang mga armas na gusto nating bilhin sa susunod na mga taon. Sinasabi rin nila na wala tayong laban sa bansang China dahil napakalakas nila. Ayon sa ibang report, itinuturing na ang China ang number one na pinakamalakas na armed forces ng Asia. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon kahit na sinasabi na ang China ang pinakamalakas na armed forces sa buong Asia. Ngunit hindi ibig sabihin nito na ito na ang kasiguraduhan na mapagtatagumpayan nila ang digmaan. Isa na lang halimbawa dyan ang Russia versus Ukraine. Napakalaki ang agwat ng lakas ng armed forces ng Ukraine at ng Russia. Malayong mas malakas ang Russia kung sa pwersa at sa lakas ng kasundaluhan ang pinag-uusapan ayon sa report. Ngunit nung ito na ay mapasabak sa totoong digmaan, hanggang ngayon hindi pa nila nakukuha ang Ukraine. Lumipas na ang isang taon, hindi pa nila nakukuha ang Ukraine. Bagkus nakakakuha pa sila ng ilang panalo laban sa Russia. At napapaulat na rin sa mga ilang international observers na parang natatalo na ang Russia. Ganon din ang isang halimbawa na ating nakikita ay ang bansang Israel na kung saan nagtulong-tulong ang napakaraming bansa para tugisin at bombahin ang Israel. Ngunit hanggang ngayon ay nananalo ang Israel laban sa napakaraming bansa na malalakas din ang kanilang mga armas. Ibig sabihin pagdating sa digmaan, walang kasiguraduhan ang panalo. Kung kaya't ang mga numero at mga magagandang impresyon ay binibigay ng China sa buong mundo patungkol sa digmaan o patungkol sa armas ng mga kasundaluhan ay walang kasiguraduhan na mapagtatagumpayan nila ang digmaan kung sakasakaling magsasagupa ang China at Pilipinas. Nakita natin na sa mga nagdaang panahon, walang pinasok ang China na digmaan. Bagkus ang kanilang estratehiya ay mang blap. At kung sino man ang mga bansang nabablap dito, ay nakukuha nila ang gusto nila sa mga bansang ito. Ngunit sa panahon ito, dahil nalaman na natin ang estratehiya ng China, ay hindi na ito uubra sa sino mang bansa na kanilang gustong lupigin. Ang estratehiyang ito ng China ay hindi na uubra higit palalo sa bansang Pilipinas. Kung kaya tama ang diskarte ng ating gobyerno na bumibili lamang sila ng sapat na armas,
at sapat na equipment sa digmaan. Dahil kung napakarami naman ang bibilhin nating mga armas at mga military equipments, magiging liability ito ng ating bansa dahil imimintina natin ito at napakamahal ang pagmimintina ng mga armas. Kung kaya't kung tayo bumibili ng armas sa ibang bansa, hindi agad-agad ay nai-deliver nila sa ating bansa dahil kinakailangan muna nilang itong gawin sa loob ng 6 na buwan, 1 taon, o yung iba pang mga military equipments ay umabot pa ng 5 taon tulad ng submarine. Ngunit ano pa, tama ang diskarte ng ating gobyerno na paghandaan ang depensa ng ating bansa kung sakasakaling lumusob ang Chekwa.